Pasintabi po mga lods sa mga kumakain at nagme-merienda po riyan. Ngayong araw, i-share ko po sa inyo kung paano po yung paglilinis namin ng mga dumi ng itik. Pakalawa, paano po yung sistema namin sa itikan na minimal o tolerable lang amoy at konti lang ang langaw nang hindi tayo nakakaperwisyo ng kapitbahay. Please follow and subscribe. Ito po mga lods, yung isang poultryahan namin ng itik. Ito yun sa akin, yung kulungan ko. So ibang-iba ito lods sa mga design ng mga nakikita nyong poultryahan namin. Ito yung pinakaunang poultry namin, yung design. Pasintabi ulit sa mga kumakain, mga lods. Dumi po ng itik yung nakikita ninyo. Mapapansin po ninyo mga lods, wala ho kayo nakikitang nag-iipon-ipon na langaw. Hanggang doon yan, sa dulo, wala. Wala kayo makikitang langaw dyan. Ngayon, tatanungin ninyo kung maamoy ba, mabaho ba yung dumi ng itik. Siyempre mga lods, lahat naman ng dumi, ng hayop, may amoy talaga at mabaho. Pero nandito ngayon, malapit mga idol dito sa mga dumi nila. Yan po. May naamoy ako pero napaka-tolerable, napaka-minimal lang mga lods. Ayan. Hindi siya masansang, hindi siya nakaka-stress, hindi siya masakit sa ilong. Higit sa lahat, hindi basta makaka-perwisyo ng kapitbahay. Ngayon, tatanungin po ninyo ako lods kung saan po napupunta lahat o natatapon yung mga dumi ng itik namin. Mula dun sa number 4, 3, 2, 1. Dito lahat lods dumadaan yung mga dumi nila o yung tubig. Ayan. Tapos dito po natatapon dun po sa bukid. Pakikita ko sa inyo yung bukid mga lods. So dun mga lods natatapon yung ano yung dumi ng itik yan. Meron dyan pagbaba, pag doon magagaling pababa. May ginawa po kasi dyan si Tatay Kerry ko, yung kapitbahay namin, na pagbaba ng tubig dyan ay maiipon yung dumi ng itik at dadaloy automatic dun sa mga tanim po niyang mga gulay. Gaya po ng talong, sigarilyas, kamote, ampalaya. Yan, matik yun lods pagbaba ng tubig o kaya pag nagpalit na kami ng painuminan ng itik, bababa na ngayon yung tubig dyan na may kasama ang dumi ng itik. At yun na mga lods, yung nagiging fertilizer nila. Kaya minsan hindi na rin sila nahihirapan magdilig. Lalo na nung panahon ng tag-araw, marami silang tanim na gulay yan. Ngayon kasi tag-ulan na, kaya nagsitubuan na rin yung mga damo. Yan, yan po ay parte na po ng lupa pa rin namin. Swerte na lang kami, merong hukay, dyan na lang po natatapon. Wala akong napeperwisyo dyan mga lods, wala akong napeperwisyo dyan. Malaking bagay daw yun sa mga tanim po nila, mga gulay. Yan, maraming tanim na gulay dyan mga lods. Nagiging fertilizer. Kasi yan, mababash na naman ako yan mga lods, kasi sasabihin nila wala akong matinong drainage system o kaya yung tapunan talaga ng dumi. Makakasira daw sa bukid, makakasira daw sa nature natin yan. Pero sa akin lods, hindi siya nakakasira eh. Nakakatulong pa talaga yan sa mga nagtatanim ng gulay dun sa baba ng lupa namin. Kaya mas pinili na lang nila mga lods. Kasi yan po, kada palit namin ng tubig, eh matik yung dumi ng itik, eh hindi po tumitigas dyan. Hindi po yan nai-stack dyan ng matagal. Matik, nagiging liquid din yung dumi ng itik. Parang ganito mga lods. Yan, i-open lang po niyan mga lods yung ipainuminan para matapon yung tubig. Yan, dediretso na po yan dun po sa kanan, papunta po dun sa baba o sa daluyan ng mga dumi. Ayan, yung mga dumi ng itik, makita nyo, tignan, liquid na. Tapos yan, dadalo yan mga lods, matik, dun sa mga gulay na nakatanim sa baba. At yun na magiging fertilizer din nila ulit. Ito pa, isa mga lods. Oh. Ginagawa niya, tutulak niya ngayon yung painuminan. Mag-overflow yan. Pag-overflow niyan, babagsak yung tubig dun sa ilalim. Pagka yun na, dadaloy lang yung tubig, matik, malilinisan na yung dumi ng itik. At yun, dadaloy na lang din yun mga lods dun sa kanal, pababa dun sa bukid. At yun, magiging fertilizer na naman ulit. Walang nai-stack mga lods dyan ng mga dumi ng itik. Hindi yan titigas kasi nga nababagsakan lagi ng tubig. Kaya yung itikan ho ninyo, nakadepende yan sa ipapagawa po ninyong poultry type. Halimbawa, kung yung poultry type po ninyo, lupa lang yung binabagsakan ng mga dumi ng itik, eh malamang sa malamang maiipon yon hanggang sa magkaroon na ng amoy. Hanggang sa lumakas na yung amon niya. At talagang makakaapekto yon sa mga pangingitlog ng itik po natin. Piliin po ninyo mga lods yung pagtatayuan nyo ng itik na malayo sa mga bahay-bahay o isolated talaga. Kasi kung marami kayong kapitbahay, nandun itikan ninyo, tapos maraming naiinggit sa inyo dahil magandang at marami kayong itik, may maamoy lang yan sa itikan ninyo, rereklamo na kayo agad sa barangay niyan. Kung magpapagawa naman kayo lods ng drainage system, lalo na malaki yung poultryahan ng itik ninyo, mas maganda kung magpagawa kayo ng malaking puso negro. Kasi kung maliit lang yung papagawa ninyo, wala, mapupuno agad din ng tubig yan.
Obserbahan nyo lang mga lods itong, itong kulungan ko. Tignan nyo, puro siya ipa. At tuyong-tuyo yung ipa niya mga lods. Nagtag-ulan na, dumaan ng may bagyo, umangin na. Tuyo pa rin yung loob niya, hindi ko siya nababasa. Ayan, kahit ka na pumasok ka riyan mga lods, tolerable pa rin ang amoy. Hindi ka maiirita. Yan, talagang malinis yung pulungan ng itik namin. May nagtatanong sa akin kung meron ba daw akong ginagamit na o meron ba ako inispray o pinapainom sa mga alagang itik. Yes, meron. Yun ang ginagamit ko, yung Pure Grace 2-3 Mix na multivitamins all-in-one. Hindi lang pang production yan mga lods at saka pang pakondisyon ng itik, kundi yan ay makakatulong sa... Meron siyang features na nakakatulong talaga sa ma-minimize yung amoy ng dumi ng itik pati sa langaw.